Gusto namin, prepared kami, hindi lang ngayon, pero prepared kami in the coming weeks, in the coming months, kahit po pag nagbukas na ang ekonomiya, gusto namin, handa ang Taguig. So ang gagawin mo natin, lahat ng may sakit sa Taguig, we will take care of you. Pagagalingin namin kayo. Pero sisiguraduhin rin namin na isolated kayo. Kung hindi nyo kayang mag-isolate sa inyong bahay, we have facilities to take care of you. So yun yung pinakamalaking rason kung bakit natin ginawa to. So we can care for the sick, and so that we can separate the sick para yung ibang membro ng populasyon ay hindi magkasakit. These are around 40 beds yung inanda po natin. Pero isa lang siya sa limang quarantine facilities natin. Importante to dahil malapit tayo nakikipag-ugnayan sa national government. The national government built several megastructures para sa COVID-positive patients natin. So ito po yung magiging sistema. Pag ikaw ay COVID-positive, asymptomatic, or mild or moderate, ibig sabihin na hindi mo kailangan na magpatingin o ma-admit sa ospital, ang inihikayat natin, ang polisiya natin, we will care for our patients in those facilities. So kami dito sa komunidad, nakikiusap kami, aalagaan namin kayo para hindi mahawa yung mga kasama nyo sa bahay. We will bring you to the national government facilities. Sa Taguig, iahatid namin kayo, bibigyan kayo ng care package, bibigyan kayo ng cellphone na may load, yung family nyo, bibigyan ng gamit, bibigyan ng food supply. We will make sure you get better. More than 80% ng ating mga kababayan kasi hindi kailangan ma-admit. Pero kahit hindi ka ma-admit, malaki yung chance na makakahawa ka. So kung ikaw ay COVID positive, ang pinakamaganda ay makipag-ugnayan ka sa iyong barangay, sa local government, at dito, extensive naman yung network namin at yung cooperation namin. We will care for you in those national government facilities. At magandang care ang mabibigay sa inyo nun. Yun yung mga asymptomatic, yung walang ubo, walang sipon, hindi mo alam na may sakit. Yun yung mga mild to moderate na hindi kailangan ma-admit. Ito namang pasilidad na to, ito ay para sa mga hindi pa nagpa-positive o hindi pa natetest. Paano ba tayo babalik sa normal? Ano yung plano? Alam nyo, napakaganda at napakalinaw ng plano. Hindi madaling gawin, pero malinaw. Unang-una, hanapin natin yung mga may sakit. Kung may sakit tayo, mag-self-report tayo. Kung ang kapitbahay natin, kaibigan natin, may sakit, itawag natin. Kakatukin natin, and we will tell them that we will care for you. Bibigyan natin ng guidelines kung paano sila dapat magpagaling para hindi mahawa yung kanilang mga household at kanilang kapitbahay. And then, kung hindi nila kaya mag-isolate sa kanilang bahay, we will invite them to a facility so we can take care of them.